gagawin po natin ngayon is paano gumawa ng safety box gamit ang microwave oven, yung microwave oven po nakabang na. Tapos para maging safety na safety siya, kasi ilalagyan ko siya ng pera, papilis in case na emergency, hindi siya masusunog agad. So nag-order tayo ng fire blanket tsaka lock, wireless lock gamit ang card. So samahan nyo guys sa paggawa ng project na to, sana maging success. Namaya i-open din natin to, ng parang opening rin tayo ng tong fire blanket para maproteksyonan yung papeles natin via fire blanket tsaka yung gilid ng microwave. Lalagyan natin ng semento yun. So ngayon guys, yung ginagawa ko ngayon, nagsiset up ako ng ng camera din live sa YouTube ko para ma-record ko rin, para hindi yung sayang yung oras. Kaso 20% na yung cellphone ko, nagre-reklamo. Sana hindi pa malubat ito. Sana kung ano man mapagkasya sa YouTube, sana maging maayos. So set up ko muna yung YouTube ko bago tayo magsimula. Okay. So, sa YouTube naman, kahit turo ko na rin guys sa YouTube. Kahit wala ka pa masyadong subscriber, sabi ng YouTube dun sa application mismo, hindi ka pwede makapag-live kasi hindi ka pa raw eligibility kasi pag hindi mo pa na-meet yung subscription ng mga tao, kung ilang tao, so kung ilang oras man yan o ilang minuto man, nakalimutan ko. So ito guys, pasok lang kayo sa cellphone, tapos sa Google Chrome, log in, click nyo to yung taas dito, log in to computer, so desktop. So log in na ako, so lagay na natin yung project dito, kung anong project natin ngayon. Sample, how to make or hack or hack, what you call this one, safety lock from old microwave oven public. So schedule, not later, schedule public, not later. Try natin to i-click yung schedule later. Ang gulo ah. Dapat hindi. Ah, no. Yan nga no, hindi mo siya i-click yung, hindi malino yung camera natin eh. Teka lang, i-brightness natin para makita niya rin. Full brightness, okay. Dapat pala hindi ito ma-click yung schedule later kasi ngayon na naka-schedule natin na ilagay. Alright. So, lagay dito. Kung sa kids, no, it's not for the kids kasi minsan may no, it's not made for the kids. Kasi minsan may mga salita na hindi maiiwasan tulad ng pagmumura konti or may customer na darating or basta something na hindi naman talaga to pang kids eh. Okay, so next. Pag nagsimula na to guys, and then pag naka-open na rin naman to yung live guys, so simula na to, mag-start na tayo sa project natin. Oh, naka-focus sa akin. So what do you call this one?
Parang hindi maganda yung camera, ano? Facing at front. Try natin ang facing at the back. So, okay, nasa back na siguro to. Pero delayed kasi yung ano niya, no? Signal. Oh God. Ano ba tong display na to? Okay, go live. Kasi ito, sa back din yung camera na nilagay ko. Sa back din yun. So, ako lang kasi mag-isa, guys. So, try. So, nasa live na ako sa YouTube. So, start na tayo, guys. Ito palang project natin is ganito, safety box. Explain ko sa inyo, guys. Doon muna tayo sa microwave oven. So, about naman dito sa YouTube, guys. Sasabihin ko lang dito sa, kasi guys, sa Facebook, guys, naka-live na ako, na-explain ko na dito ka sa Facebook, na-explain ko na kung ano yung project natin today. So, as in nga dyan sa subscription, o subscribe, sa ano, description na gagawa tayo ngayong microwave oven. Paano mag-hack ng microwave oven. So, how to make a city lock sa sariling lock para in case na masunog yung bahay, may ano, may safety yung ano mo, mga pera, papeles, birth certificate, yung kung ano naman. So yun nga yung project natin, guys. Sensya na at nahuli rito update sa Facebook live natin. So yun yan, explain ko na naman dito sa YouTube. So start na tayo, guys. Ito pala yung ano natin gagawin. Yan, guys. Sa Facebook kasi kanina na-explain ko na kung ano yung materials na gagamitin natin. So dito naman sa YouTube, i-explain ko. Yan, guys, yung microwave natin sa unahan. Op, camera natin ang ito. Yun yung microwave sa unahan, yung ano na yun, yun. And then ito yung materials nating iba para mag safety lock talaga. So bago tayo pumunta doon, guys, sa microwave, ito muna ang explain muna rito yung mga materials natin gagamitin. Of course, may mga tools. May mga tools na tayo. So ito, guys. So ito, guys, lahat ng materials na to in-order ko to sa ano, sa Lazada. So Lazada, wala pa naman, hindi pa naman ako magbaka naman, hindi pa naman tayo sikat eh. So ito, guys, yung materials, explain ko na. Ito yung materials na in-order natin. Ang hirap video, ah. Dalawa yung cellphone. Hawak-hawak, obsensya na kayo, guys, ah. So ito, guys. Bibitawan ko rin siguro. Ay, hindi naman. Setup ko muna yung camera ng ano, guys, ah, para ma-explain ko ng maayos, mabuksan natin ng maayos yung yung ano natin, materials na gagamitin. Ito, guys, yung camera ng Facebook. Right. Oh. Ito, guys, yung gagamitin natin. Paulit-ulit, ano? Paulit-ulit. Ito yung binili nating safety lock para wireless, para hindi natin, para pagdating natin sa kwarto natin or kung saan yung mga gusto,
Kasi yung guys, yung explain ko lang kung bakit yung microwave yung naisip kong gamitin. Una sa lahat, ma-recycle siya. Pangalawa, hindi distorbo, nakatulong tayo paano mag-recycle ng mga gamit na hindi tayo ma-pollution, makakatulong sa pollution. I think ginag-iisipan natin kasi minsan paano ma-recycle ng mga yan, paano pa magamit sa ibang bagay. So ito guys, start. Ito yung ginamit natin, wireless card smart lock. Ito yung lock nya, ito yung magiging lock nya. Yan, ganyan daw. Ganito daw yan guys eh. And then, ganyan ata position. Pag swipe mo itong card na to, mag-open na to. Pag nag-open, magbuksan mo na yung safety lock mo, or yung safety cabinet mo. So, guys, continuous natin yung video na to, hanggang sa matapos. Kasi ako lang nang mag-isa. Minsan may inaasikaso akong mga customers, hindi natin siguro matatapos kung ngayong araw. Baka sa sunod na araw, continuous lang ang continuous video. At least, napalo nyo or nagkaroon kayo ng idea na na yung microwave pala is pwede magamit as a safety lock or safety cabinet. Kahit doon lang muna guys, kahit hindi natin matapos to, gagawin natin ng lahat na matatapos to. Kaya follow nyo lang ako, subscribe or follow dito sa my page ko dyan sa Facebook para makita nyo yung journey ng microwave natin. Journey talaga yun na kung paano siya gagawin. So guys, ito naman i-opening natin ngayon, o package opening, hindi siya box package yun. So ito, in-order natin sa Lazada fire blanket. Fire blanket is yun kasi habang nung nagkatrabaho ako, napag-aralan ko or naisip ko na gamitin to kasi hindi nga, tinawag na siya ng fire blanket para hindi apektado ng apoy or init. Yun kasi nakapag-abroad din naman kasi tayo, nakapag-seminar din tayo or nakasubok din ng materials na to na maganda siya, hindi talaga siya nasusunog. So guys, tama na yung daldal. Bubuksan na natin. Ito guys pala yung price nito. Ang fire blanket na to is yung value pala nito is 300. Sensya na kayo, baliktad yung camera. Ah, hindi ko alam kung bakit. Ah. Basta 349 pesos. 349 pesos. So, buksan na natin guys. Pop opening na natin. Sorry, nabuksan ko na siya. Gusto ko lang makita nyo yung price sa Lazada para magkaroon kayo ng idea. But guys, ito na yung fire blanket natin. Ang ganda. May ano talaga. Hindi pa naman totally nabuksan. Nabuksan lang yung plastic. So, ito. Simulan na natin mag-open. Nalilito ako sa camera ng YouTube. Okay guys, ganito pala siya. Ang idea kasi dito guys, re-imagination ka lang yan guys. Hindi pa talaga naiisip ko lang, hindi naman siya natutrawing. Natutrawing sa isip ko lang yung type lang ko, ipapaikot din sa gilid ng microwave. So ito guys, ito na yung type lang ko. Maganda yung pagkaka fire blanket. Makapal. Makapal. Wait lang. Ilayo ko lang yung camera para makita natin. Makapal. Malapal. Yes. Kita ba? Basta guys, malapad din yung fire blanket natin. Sukat pala nito. Chinese. Mm.
dito ko na lang pakita guys kasi hirap ng camera kung anong sukat ng fire blanket natin. Fire blanket is 1.8 siguro meters to, 1.8 meters by 1.8 meters. So kasya na to dun sa natin sa microwave. So eto guys, re-imagination muna natin bago natin tuluyan gagawin yung microwave na yun. Mainit sa lugar ng microwave na yun. Kuhanin natin yung microwave para dito natin gawin sa malilim para hindi tayo pagpawisan. So guys, ayusin nyo muna yung mga camera natin. Itong YouTube natin is nakakalito yung camera. Hindi ko alam kung paano siya iikot. As in, nakakalito talaga, blurred pa. Gawa natin to ng paraan. Hindi natin alam kung anong klaseng paraan. So siguro set up muna natin dito guys. Sa taas si YouTube para makita niya paano natin i-shoot changing the view of the camera guys para rear camera. Wala nakalagay na rear camera, baka mamatay pa tayo. Sulat. So ganyan talaga ang posisyon niya patalikod. Attention na kayo guys, start na natin ang camera natin. Nahirapan ako dito sa YouTube camera. Nahihilo na kayo guys. Alright. Okay, so ako na siguro yan kasi hindi ko kayo makita kasi hindi nga naka-rear camera. Hay, nagugulo na ako guys, ha? Wait lang, babaguhin lang natin 10% na yung battery ko. Siguro habang naka-live tayo nakasalpak yung charger ko. Ito ko mga natin ang parang nakikita nyo kayo nakikita na guys, 10% na yung battery ko. Ang ginawa ka YouTube dito sa Facebook kita naman, so dito na lang sa YouTube. Baliktad yung camera natin. Pasensya na talaga guys, ha? Hindi pa talaga maayos yung camera natin. Siguro another tripod para dito sa YouTube. YouTube naman. So ito, pasensya na. Pwede na siguro yan guys. Wala mo rin ang drive. Ito na yung fire blanket natin. Pagkima natin yung fire blanket. So guys, problem ko lang yung camera dito sa ano. Sa kulit kasi nitong YouTube natin.
What if kaya yung ipit ko na yun dito sa guluhan talaga ako guys, pasensya na talaga kasi nahingi ng dispenser dito sa camera ko. Siguro ilalagay ko na lang dito sa tripod din. Diipit kasi itong natin eh, yung YouTube natin, diipit kasi siya eh, hindi siya tripod style. So kung hindi kakayanin ng tripod natin na doble nakalagay sa kanya, kahit di man to guys matapos yung project natin, ipapare imagination ko lang sa inyo kung ano yung magiging project natin. So, imagination muna natin guys, kasi wala tayong drawing eh. Nasa utak natin yung plano natin. Siguro pag ganyan siguro yung video natin at ako yung nangyay ng pasensya talaga yung mga asing video natin. So ito guys yung microwave. Baliktad pa ata microwave sa atin, ano? Baliktad yung video. So yun nga guys, pangit yung video natin. Ginagawa natin ngayon ng paraan, pero at least na-explain ko na sa inyo yung project natin dito. Pabalik practice ng camera, maayos. Alright guys, ganyan na lang muna. Ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng project natin dito sa YouTube. Okay kasi naka tripod eh. So ito guys, itong microwave natin, papa ito yung log niyan, yung log niyan. Ngayon guys, yung fire blanket natin is heat resistance. Dalawa yung magiging ito. Or kahit isa lang at dito lang sa loob. Ang importante. So, isisilyo natin yan dito. Sino makausap ko dyan? Oo, mga ano, chicks. Ikot. Ikot ko yan dito guys. Ano. Dito guys, ikot tayo dito sa tatabasin natin ito, gugupitin. Gugupitin natin itong fire blanket nito. Gugupitin, square square, tatapal dito, side side, tapang, red side dito, basta tatapal. Okay guys, then, ito pa guys, maliban dito sa fire blanket nito, hindi lang po yung ano natin, hindi lang po yung protection natin dito sa project natin, para talaga 100% protected siya. Yung gagawin natin dun guys, sa
sa microwave oven na yun. Maliban sa papaikutan natin ng fire blanket, sisimentuhan pa natin yung gilid niya, guys. So guys, hindi naman yan as in na sisimentuhan natin. Yung labas, doon tayo guys magsisimento sa gilid, sa loob. Hindi tayo dyan magsisimento sa labas, syempre papangit eh. Yun yan guys, ang advantage kasi ng microwave na gagamitin natin, kasi yung microwave pag nasemento na yan magiging mabigat na, tapos pwede mo siya i-display kahit saan. Hindi alam ng tao or ng magnanakaw na okay, microwave lang yan, konting pera lang yan, luma na. Tapos kumbaga hindi niya maiisip talaga na nakawin yung microwave, kasi microwave lang eh, lalo na kung hindi mo siya pipinturan o hindi mo siya papagandahin, hindi niya talaga maiisip na nakawin yan, kasi microwave lang na nasa isip niya. Kahit pumasok mo siya sa loob ng kwarto mo o sa sala mo o kung saan mo mang gusto niya ilagay yung microwave na yan, hindi niya maiisip na nakawin, kasi as in microwave lang talaga. Or halimbawa mag-a-attend nga siya ng nakawin yan pero nakasemento na yung gilid niyan, so hindi niya naisip na lang nakawin, diba? O hindi naisip, naisip yung nakawin pero hindi niya mabubuwat, kasi hindi niya basta-basta mabubuwat, kasi nga mabigat na siya, may semento na siya sa loob. And guys, ibubuksan natin yung gilid, papari imagination ko muna sa inyo, kasi kung mapuputo na ko 10% yung video natin, 10% na lang yung battery, baka hindi matuloy. Papa-imagination ko muna sa inyo kung anong mangyayari sa microwave na to. Pero i-video ko rin yun, yung paano siya lalagyan ng cemento versus intonation ng video na to. Kasi 4% na lang tong battery ko sa YouTube. At least guys, nagkaroon kayo ng idea na ito palang microwave na to is pwede. Pwede siyang maging safety lock or safety cabinet para safe yung mga, nasabi ko kung paano mo i-safety yung mga gamit mo, kasi yung sunog hindi natin maiwasan. At least safe yung mga papeles mo dyan, pera mo kung hindi ka pa napagkuha ng bank account katulad ko. Dahan ko ilalagay yung mga papeles ko, mga pera ko, yung certificate, kung ano-ano man ha, importante. So, guys, passport, of course. So, pakita ko sa inyo yung hilig nito. Tapatong muna natin para hindi ako mahirapan, kasi wala tayong videographer. Videographer talaga, no? So, bubuksan natin. Screw guys, kailangan natin yung screwdriver. Yan na guys, nabuksan na natin. Imagine that guys, yung cover na yun, may binaklas ko kanina, mabigat na. So yung body niya is bakal, mabigat na rin. So what if akong i-drop, double protection mo siya ng cemento sa gilid, ang mangyayari dyan is mabigat na. So
in case na nanakawin man siya, mahihirapan siya magbuhat, kailangan niya pa rin ng katuwang o matatagalan sila magbuhat. O in case man na maiisip nilang bubuhatin yung microwave o yung safety lock natin. So guys, yung gilid dito, ang mangyayari dito, sisimentuhin natin to, yung area na to, para in case na yun, double protection. Cement dito, gilid, susulid cement rito, at ang baba, as buong paikot guys, sisimentuhin natin to. Malaki din yung space na pagsimentuhin, ano? Okay, so imagine guys, pag nasunog yung bahay mo, hindi naman tayo nalagdadasal in case ng mga disgrasya. Pag nasunog, may bakal ka pa, may semento, tapos may perlaco, so paano na masusunog agad-agad yung gamit mo? Gusto sana natin i-trial to, testing. Kaso bawal mag-apoy dito sa subdivision. Bawal talaga. So, i-imagination nyo na lang guys. Now, what if kung ito yung gamit nyo? Paano siya masusunod? So, ito guys, itong 2% na lang tayo guys, tatapusin ko yung conversation natin. Continuous video na lang ako sa dito para i-record yung palas na ito. Itong likod na to guys, since hindi naman natin masisimentuhan, ipa-perblanket na lang natin to para yung apoy makapenetrate dito. So same as dito sa harapan. No, yung dito lang pala, dito lang. Okay na tayo rito eh, sa harapan ng fire blanket. Kasi pag dito mo siya ipa-fire blanket, tong harapan na to masisira. Masisira yung view ng pagiging microwave mo. Diba? Tama ako, diba? Masisira. Masisira yung view ng pagiging microwave. So, mag-iisip na yung magnanaw kung box ba talaga yan? Microwave ba talaga yan? Ano ba talaga yan? Diba? So, yung lock naman guys, dito ko siya ilalagay siyang pwede guys. Dito siya nag-clicking sa door niya. Dito rito sa taas. Saan siya laki guys, first time ko mag-live sa YouTube. Hindi pa ako sanay sa camera. So, 2% na lang itong battery ko. Bilisan na lang natin. So, dito natin ilagay sa gilid. Yung safety lock natin na wireless card type. So abangan nyo yun guys sa video natin, next video. So yun guys, pagka-lock mo ng ganyan, hindi alam na magana kung microwave kung ano yan, tapos pipilitin nyo naman bubuksan, wala naman dito ang bukasan, pipilitin nyo, hindi nyo naman bubuksan kasi nga naka-safety lock. So yung card mo yun sa wireless card, yung safety na ilagay, swipe dito ng card, tutunog, sige, matunog, diba? So, ayun, mag-open. Ayan, doon yung mga importanteng gamit mo sa loob. Kung ilang million na nandiyan sa loob. Ilang million talaga yun. So, guys. Continue. I-video ko na lang to kasi 2%. O, 1% na ngayon. So, guys. See you in the next video. So guys, ilalag out na natin yung natin kasi 2% na lang eh. Dito sa YouTube, Facebook kasi, narinig nyo naman siguro yung conversation ko sa YouTube. So, i-end, ano natin to, 1% na lang kasi guys, ang battery ko sa YouTube. So, end the video. Hindi pa kasi ako marunong kung ma-upload ko to sa Facebook. Hindi ka ako marunong kung pwede ko siya ilipat sa YouTube, kung pwede ko siya i-share. So, ang magagawa ko lang ngayon, pag-aralan, then
itong sharing dito sa page na to, kung masishare sa YouTube. So, end the video. Dismiss. Edit in studio. We'll try edit in studio. Subok. Get started. Ah! So yun guys, samahan nyo rin pala ako sa pag-aaral, pero 1% na lang ko. I think guys, kuha ako muna ng ano, ng charger para mapag-aralan natin din kung paano mag-video sa YouTube ng live, and tayo mag-edit-edit na. Pwede pala dito mag-edit. So guys, dito lang muna to. Ba't ko na nire-remove to? Kuha lang muna ako ng ano, extension ng charger. So yun, nag-charge na. Ay, sablay yung ginawa natin. Hindi pa rin naka-ready yung mga cellphone natin. Lobat. Dito ulit tayo natapos na sa YouTube eh. So at least naka 30 minutes pa rin tayo conversation guys, na pag-share ko sa inyo paano idea ng paggawa ng city lock or city box. Doing recycle ng microwave. Parang hindi sayang itapon lang or dudurugin lang. So, yun nga guys. Naka-charge na tayo. Then edit. So medyo madilim pa rin, sagad na natin to. Oh, sagad na 'yo. Sagad na 'yung brightness natin. Sa labas kasi tayo. So pwede pala siya ma-edit guys, no? Yung ano, yun nga, pumasok tayo doon kanina, pwede pala ma-edit, pero okay na to eh. Yung kasi kagandahan dyan sa YouTube live, hindi ka na mag-edit-edit, diretso na kung sino mang gusto manood, at least nandyan na yung video. So discharge changes. Habang gusto mangyari dito, wala na akong dito. Sebas nyo siguro. Okay. Tagal siguro, tagal ng ano, internet or sadyang kakacharge na ng phone ko. Nahihirapan. Ah, okay. Sebas nyo. Wala naman na dyan. Hindi wala naman lang titriman. God, ang gulo. Paano kaya masibas niyo to? So yung lock naman guys, dito ko siya ilalagay syempre first. Dito siya mag-clicking sa gawa niya. Pwede rito sa taas, magulo ko siya ng ano na naman eh, hindi na binalagay. Kasi yun na kayo guys, first time ko mag-live sa YouTube. So hindi pa ako sanay sa camera. So 2% na lang itong battery ko. Binisad na lang natin. So dito natin ilagay ito sa gilid. Yung safety lock natin na wireless card type. So abangan nyo yun guys sa video na, next video. So yun guys, patulala ako sa video ko guys. Ngayon paano ngayon to masave, di ba? So, tapos na tayo eh. Save us nyo. Inaano ko kasi guys, baka kasi pag in-exit natin to, hindi siya masasave yung live. Yan yung nalala ko. Swipe dito ng card. I think naka-save na siguro yun guys, ano? Sensya na talaga kasi first time talaga mag-live. Subukan natin pag maubos na yung video. Subukan natin kung mag-highlights itong save as nyo na to.
Kasi wala kang ibang option kung paano siya masave. God bless. Ingat kayo palagi. Thank you. Maraming salamat. Wala naman. Trim. Hindi mo naman kailangan na triman. Ah, si maybe nakasave na to guys. Maybe, maybe. Sana hindi nga mabubura. So, yan nga guys, no. So, anong gagawin natin dito? Hindi ko na alam kung gagawin ko dito guys. Trim, hindi mo naman kasi titriman na. Trim. Trim. Let's see guys, cut natin tong ano na to. Ito. Cut natin tong mukha ko. Try natin kung masave yung ayan. Okay. Yung mukha ko, cut natin. Sasabihin ko lang dito sa wala talaga, ayaw yun. Ano kasi sa Facebook guys, naka-like na ako. Sa Facebook, na-explain ko na save as new. Wala, walang nangyayari. Sa try natin ni back. Sa description, change must maybe not save. Oh, hindi nga na save, oh, cancel. Automatic city lock. Sariling para in case na pasok. Studio YouTube says the charge changes. Okay. Video details. So, yun nga guys, no. Esensya na talaga. Ayan. So, okay na siya. How to make or hack safety lock from old microwave oven. So, yun nga guys, naka-live stream na ako. Saka, itong mga friends ko sa'yo, ano, sa Facebook. Bakit, bakit ayaw nyo akong i-subscribe? Joke lang. Hindi guys, subscribe nyo ako guys. Marami kayong matutunan pa sa akin. Marami pa kayong, or marami rin akong matutunan syempre. Kung ano pang gagawin natin sa mga next na video. So guys, mga kaibigan ko dyan syempre sa Facebook, subscribe nyo naman. Baka naman. Sunat. At least kahit pa paano, para sa tayo mag-aaral, matututo. Okay. Nat Schumer. Siguro nakasave na to, no? Ah, okay guys. Magsusulat tayo ngayon ng description. Anong ano natin? Tagalog ba? English? Sensya na kayo guys. Talagang sadyang minsan hindi ko maiwasan na mag-English. Kasi minsan may mga nanonood din ako mga friends sa Facebook. Kasi dati din ako mag-abroad, syempre, yung mga Indiano, ibang lahi. Syempre, gusto rin natin maintindihan nila yung iba natin salita. O ibang, gusto natin ma-relate sa mga ginagawa natin. So, guys, tell viewers about your video. Ano bang, ano natin, type? Type natin is... We learn here. We learn. Learn muna. Not learn kasi hindi pa natin ano eh. Learned na kasi na-learned na natin eh. We learned here how to make safety lock. Op, yun ang nakakaano dito. Pangit kasi nitong ano na to eh. Pangit talaga. Yung upo na to, napaka-pangit. Pinapabakka rito sa gitna oh. Aksidente, syempre malapad yung mga daliri natin. Yun ang pangit talaga dyan. So, yun nga. Pagtsagaan natin itong upo na to dito kasi oh. Sa ilalim na pindutan, lagi tayo nalilito dyan. We learn here how to make safety lock. Safety lock. Teka lang guys ha, ang taas ng tripod ko, ibaba ko lang muna. Paano ako mahirapan, sakit na ng braso ko eh. Okay.
Gulo. Gulo ng tripod ko. Ang tigas pa as in. Gusto ko nang lagyan ng grasa to eh. Maybe. Maybe. Pagkatapos natin ng video, lagyan ko ng grasa to. Aw, hulog pa yung charger ko. So, ito na guys. Siguro pagkano na to, masisave na to. Kailangan na natin ng description. Hindi natin lagyan kanina eh. We'll learn here how to make safety lock. Safety lock or safety cabinet. Or safety cabinet. Via recycling microwave oven. Makikita sa video na to kung paano or ano ang mga gagamitin na mga shield para hindi masunog ang iyong pwede na yan ang iyong mga importanteng gamit, importanteng kagamitan. Ayun guys, no? Ano nangyari doon, no? Yan ang pangit talaga eh, no? Ginanong ko lang tapos nawala, no? Yan ang masaklap doon, ano? Ay, ang sakit sa ulo, magta-type na naman tayo. Magda-dash ka lang, biglang na-delete, ano? Mapapamura ka na lang, you know? Kaya sabi ko, hindi talaga pwede pambata eh. Hindi ka talaga pwede mag-live na pambata eh. Ang sarap talaga magmura eh, no? Kaso, tigil-tigil. Ay, kainis. So, magta-type na naman tayo. Kalimutan ko na tuloy sasabihin ko na naman. Oh, bayang kabayan. Okay, ulit. We learn here how to make safety. Buti na lang nakasave sa ano ko. Sa phone. We learn here how to make safety lock. Safety lock or safety cabinet via recycling. Guys, pasensya na kayo sa English ko. Hindi naman tayo perfecto. Hindi ako talaga perfect sa English. So, pasensya na. Kung sino man perfect dyan, pasensya na. We learn here how to make safety lock or safety cabinet via recycling. Recycle. Maganda yung recycling, you know? Recycling your old microwave oven. Makikita sa video na to
kung anong mga materials na gagamitin. Makikita sa video na to kung anong mga materials na gagamitin at i-order online sa Lazada. So of course guys, naka-highlight yung Lazada kasi baka naman ngayon guys eh, mga pangarap-pangarap pa lang natin yun eh. Mga baka naman. Learn. Ulit naman tayo. Makikita sa video na to kung anong mga materials na gagamitin at i-order online sa Lazada at kung magkano. So mukhang okay na yun guys, wala pa naman mga ibang naiisip na ano. So add to your video more a playlist can be Silico playlist. Importante ba itong playlist na ito? Discover your content faster. Yun nga no, hindi natin alam to no, pero sabi niya discover your content faster. Try natin playlist. Subukan natin maglagay. May M akong nilagay dito. So hindi itong M na to, new playlist. Title DIY project or 101 or learn one anything. Alright, public create. So DIY, and then oh, kinakabahan na naman tayo, baka ma-exit na naman. Ano naman nangyayari dito? Yung mahirap kasi pag cellphone lang eh, kailangan kasi guys naka-desktop site tayo pagdating sa cellphone kasi. Yun nga, explain ko kanina na konti pa lang yung ano natin, yung subscriber, so hindi pa tayo makapag live, so kailangan ng cellphone muna, desktop site, ito guys desktop, dito yun guys, sa dalawang tuldok na yun sa taas, yan guys, nakacheck yung ano desktop site. Desktop site. So kailangan nyo lang ito i-check para makapasok kayo ng camera ng YouTube sa Chrome, hindi doon sa pinaka application mismo kasi hindi kayo makakapasok doon, walang mangyayari doon kasi yun nga, may criteria kasi, criteria kung ano man yung Lazada YouTube, kung ilang subscriber mo, kung ilang views mo, kung ilang minuto na. So ayun guys, tama na siguro yung blabla na. So natin tinidiver the gauge, paid promotion, tag, subtitle, try kaya natin to no? Try guys, matutunan natin ng sabay sabay itong YouTube na to kasi hindi masyado na ako nag-live sa Facebook kasi nga hindi ko nasi-save, maliban sa hindi nasi-save hindi mo mapakinabahan balang araw. So mali mo guys, makakasahod tayo ng konti, pambili rin ng kung ano-ano, di ba? Alright, if you accepted anything to value from that third party to make your video, to make, let us know, we'll show viewers a message to tell us that my video contains paid promo. Ah, okay, it's good. So my video contains paid promotion like a product of, okay, that's good. So check natin to. So by selecting this box, you confirm that the paid promotion follow as the ads policies resignation. Learn more. Hindi na natin yan ito. So
sa tags naman, siguro yung tags nato, ito yung sinasabi ko na highlights, highlights ng Lazada kasi dito ka makabaka naman eh, baka naman. Mag-ano sa'yo, balang araw, sakit ng braso ko ah. So baba tayo guys, makakaupo ako. Makapag-usapan natin tong monkey business. So, nung sabi dyan, yung tags kasi guys, yung sinasabi ko na may hashtag, yung kasi makaka-highlights, yung makaka- mabilis ka mahanap. Kung bawa, yung katulad yan, how to learn microwave. Pag tinag mo yung microwave, how to learn, syempre yung mga manonood, basta kayo, guys, mabilis sila makapasok sa site mo, or mabilis sila makapasok sa page mo, or, yun nga. Basta yun nga guys, kailangan yung hashtag na yun. Maganda nang may hashtag. Okay, try natin to. Tags can be used for content, your videos commonly misspelled. Tag can be useful if content in your video is commonly misspelled. Otherwise, tags play a minimal role in helping viewers to your video. So, iba pala yung sinasabi ko guys na tags, yung sinasabi kong hashtags. Basta guys, pasensya na kayo at baguhan na ako. Yun na yun. Ang haba kasi pag in-explain ko pa eh. So, it content in your video is commonly misspelled. Otherwise, tags play a minimal role or helping viewers to find your video. So, try natin to guys. How to hack microwave oven. Alright, so another, how to make safety box, safety lock box. How to make safety lock box or small cabinet haba. So yun nga guys, ano ba ang ano natin dito? DIY microwave oven. Microwave oven. Recycle. How to recycle microwave oven. So, tama na siguro to guys. Maano na siguro nila yan. Select the language video. So, language. Marami ba to? Ayan nga, no? Africa, Arabic. So, of course, dahil tayo'y Pilipino, English. Tayo ay Pilipino. English, Canada, whatever. Basta English. Title, description, and language. Select. Description, language, select. Of course, it's English. Pilipino kasi tayo, guys. Alam natin kung hindi na natin kailangan ng Tagalog. Or, you know, nakakaintindi naman tayo ng English. Video location, Imus, Cavite. Taga-Imus pa kami. Okay.
itong yun yung sinasabi ko talaga, yung caption certification. Pag desktop site on the phone, napakahirap. This content has earned on television in US. This content, ayun lang ano, iba na sila ano, has never earned in television in US. This content has only earned in without caption. The content has earned in the US television with caption on September 30. This content does not fall within categories online program captions. Hindi ko alam to guys. So, lagyan na lang natin ng none. So, yung ano natin kanina, kasi desktop na hirap. Location. Recording dates. None, I think. Yeah, I think siguro March 13. Alright. Okay na siguro yan. Paano ba i-save yan? 13? Okay, 13. Yeah. So, video location ulit. Sensya na kayo guys, cellphone lang talaga eh. Nahihirapan eh. Imus Cavite. Hop. Yun, Imus. Doon na tayo sa pinaka-capital. License is distribution. Standard YouTube license. Okay, distribution. Anywhere. Ayaw magana ng anywhere. Assuming para double click. So, allow embedded. Publish to subscription feed. What is this? Allow embedded. Publish to subscription feed and notify subscribers. Alright, check din natin to. Ano, no? Ayaw mag-highlight sa publish, ano? Kala ko pwede, ano? Allow lang talaga, ano? So, category. Add your video to categories to sub viewers. Can find more. Okay, alright. Easily. Try natin. Films, animation. Pwede kaya itong double-double, guys? Para mabilis, no? Mabilis yung, ano, no? Marami. Pwede kaya dito, ang isa lang. Okay, try natin itong entertainment, guys. Entertainment. Hindi pala pwede, guys. Paisa-isa lang. So, hanap tayo dito ng, ano natin, nabibilong sa atin. Science and technology. Yeah, maybe it's good science in the technology kasi dyan sa education. Alright. Comments and ratings. Allow all comments. Search on top. Okay, right. Live video. Allow live chat to reply. Alright. Allow. So, save. Save now, guys. Saving now. Saving. Ito pala sa thumbnails, guys. Ah, yung thumbnails, guys. Select upload pictures and show the images and the good thumbnails and draw viewers. Ah, yun. Magagawa ka pala ng ano rito, guys. Pictures. Para maka ano ng viewers mo. So, mali yung ano, no? Yung thumbnails natin, no? Hindi tayo nakapag-save dun sa thumbnails. So, subukan natin dito sa isa. Kung blanco yun. Wala bang ano dyan? Wala bang iba dyan? Paano na to? Learn more. Subukan natin tong learn more kung makakaano tayo ng, ano, ng thumbnails. To add thumbnails on mobile, use to YouTube Studio app. Ah, okay guys. Yung thumbnails na yun is machi-change dun sa Studio app. Dun ka makaka-edit. So, try natin guys ha. Punta tayo doon. Useful. Wala dito. So guys, later, doon natin i-ano. Importante masisave natin ngayon. Yung ano natin, video natin ngayon. Kasi parang di masayang yung blabla natin. Ah! So, exit. Exit.
So save now, save the changes. Ganyan lang muna as temporary. So ito guys, dito muna try natin to. Video link, video quality, public, restriction, end screen. End screen mo guys. Try natin tong end screen guys. Wala guys eh. Your video is currently processing, please check back later. Walang end screen. Alright. Ito kasi guys, itong thumbnail sa ito, hindi tayo makakalagay eh. Huwag ko ba kung bakit? Walang option eh. May changing kaya? Changing of thumbnails. Subukan kaya natin to guys. Ayun! So nakuha na natin guys, no? Change! Allow! May ginawa na ba tayo? Kasi guys, yung ginagawa ko, pag changing thumbnails, pumupunta ako sa isang application, nag-edit muna ako ng picture, blah blah blah, para pang caption na sa mga manonood, pangkuha ng ano, ng attention, at pang caption. I think so guys, wala pa tayong nagagawa. Parang pwede na natin muna pagtsagaan yun. Save muna natin, yung pinaka-importante sa ngayon. Tapos saka na lang natin yan, ano, lalagyan ng thumbnails, no? Pakita ko lang dito guys sa inyo yung mga thumbnails ko mga nakaraan. Para makita nyo rin. Kasi ini-edit ko kasi yun. Gagawa muna tayo guys, mag-anap muna tayo. Mag-isip muna tayo ng matinding picture na makaka-caption sa mga tao. Na, yun nga, drama or makakuha ng attention. Attention, caption. Whatever is that? So, wala pa akong pakita ko lang sa inyo guys kung ano yung itsura ng ginawa ko. Tagal eh, tagal mag-ano ng mga picture. Eh. Kung anong style na picture na yun. Nagawa ko na pala, hindi niya. Ang tagal. So, browse camera siguro guys kasi wala ayan guys oh. Ito yung nakaraan eh, yung sa ano ko naman sa TV na nag-edit ako. Ito yung thumbnails ko ng how to. Ito guys, wala to. Ito yung guys ah, pag-uusapan natin hindi to. Ito guys, how to. Ito pangkuha ng caption niya guys eh. Sorry. Ano nakasulat diyan la? La, ba't may ay? As explanation pala yung guys na motorcycle lead lights okay for the lead LCD TV. So yun nga guys, pang kuha lang ng ano attention ng mga viewers para maklik agad yung video mo. So dahil wala pa tayo nun, may option pala dito na camera kaysa dun sa mukha kung ilalagay natin. Dito tayo ngayon papasok sa camera. So itong camera natin ilalagay natin ngayon itong pero blanket na to sa loob. Camera. Saka natin kukuhanan yung microwave oven natin. Yun magiging temporary thumbnails natin. So right guys. 1, 2, 3. Ah, saka na lang tayo mag-isip ng mga pang-edit-edit na importante masave natin ngayon yung video natin. So, okay na. Nakakuha na tayo ng pang thumbnails check. File is bigger than 20 MB. Oh, hindi pala pwede yun guys sa YouTube ng mas malaki yung MB. So guys, tayo magagawa dun mo siguro sa creator studio ba yun? Dito dito tayo siguro makaka-edit ng thumbnails. Dito sa YouTube studio. Next. So, pagtsaga muna natin yung mukha natin ha. O pagtsagaan nyo muna yun guys. So, save. Alright guys. Nakasave na. So, sa gustong ano dyan. Baka naman. Walang ano. Load naman kayo sa video ko.
So lubat na rin ako guys, 5%. So dito sa Facebook, sarado na natin itong Facebook natin. Finish. See you guys. Maraming salamat sa panonood. See you sa continuation ng video natin ng paggagawa ng microwave. How to hack microwave to make safety lock or safety cabinet. Alright guys, see you. God bless us. Thank you. Maraming salamat sa panonood.